Kailangan po pag naglagay tayo ng rugby, pagkalagay nyo po, huwag nyo muna pong ididikit yung sapatos. Huwag muna po. Kailangan patuyuin nyo muna po up to 10 minutes. Pag natuyo na yon, saka nyo dikit at aprobado po. Pag dinikit nyo po, nakalalagay lang ang rugby, didikit po siya, opo. Pero saglit lang siyang dumikit. Kakawang po ulit sila. Kakawang po ulit siya. At hindi po siya magtatagal. Kailangan po, tuyo-tuyo yung rugby. Tuyo-tuyo siya po. Saka po nyo idikit siya para mas maganda yung dikit. Yung tuyo-tuyo ang rugby. Ilaman po number one tip. Salamat po. Good morning po sa mga gaya ko na gumagamit ng sapatos. Good morning po sa lahat. Meron lang po akong tips para dun po sa hindi na po gustong pumunta ng mga nagre-repair, pwede na po silang initiative na maglagay ng rugby sa kanilang mga sapatos. Kaya lang po, ganito po ang gagawin natin. Tulad po niyan, yan pong sapatos na to, kailangan po, malinis po natin, maliha po natin yan ng mabuti. Kasi meron pa po naiwan na mga rugby na dati. Kailangan po matanggal yan kasi hindi po didikit masyado yung ilalagay nating rugby doon sa sapatos. Kailangan po malinis po ng mabuti, matanggal po yung dating ano, yung dati po, yan. Matanggal po yan. Mga rugby dating nakadikit dyan. Lilinisin po natin yan. Pati po siya, dapat malinis po yan, ma. Yung dating kulay na puti, dapat pumuti po siya, yan. Yan, malinis po yan, yan. Yan, tatanggal po siya. Kaya mga gilid-gilid na dapat, importante kasi yan ang dumidikit doon sa sapatos na mabuti. Kailangan malinis na malinis po siya para dumikit siya ng maayos. At number one tip po, pag naglagay po kayo ng rugby, yung rugby, lalagyan po natin yan, manipis lang po ang lagay natin, manipis lang. Magkabila po lalagyan po natin ng rugby. Kailangan po, pag nilagyan nyo po ito, yan, lalagyan po nyo yan. Pati po yung kabila, itong ano, ito pong mismong sapatos, lalagyan po natin manipis din lang. Pagkatapos, patutuyuin po natin siya hanggang matuyo. Pag hinawakan yung ganun at hindi na siya nadikit, ibig sabihin nun, tuyo na siya at maganda na hong idikit siya. At kung gagamit po kayo ng rugby, yung po rugby na medyo maganda, mahusay dumikit. Ayun po. Tapos pagka hindi na po siya nadikit na ganyan, ibig sabihin yung tuyo na siya. Tapos paglalapatin nyo po siyang ganyan. Yan, paglalapatin nyo po siya. Tapos saka po natin ilagay dun sa, okay, miski na pag wala ako yung ganito, yung paambakal, papaluin po yan dyan ng martilyo para lalo po siyang kumapit. Maski na wala po kayong ganito na paambakal na magamit, maski na po sa lamesa lang, pwede rin po sa sulok ng lamesa, basta paluin nyo lang po yung parte na nilagyan po ninyo ng rugby para dumikit po siya. Tapos saka po tatayin yan. Yan po lang po isa number one tip. So taka, number one po talaga dapat matuyo, tuyong-tuyo yung rugby. Kailangan tuyong-tuyo yung pagkakalagay nyo. Saka nyo idikit ng maayos yung sapatos. Number one tip po yan. Ito po yung gamit kong sinulid, white and black. Saka ito po yung aking pantahi. Yan.
Ilan po yung ginagamit kong patahi. Saka ito po yung ginagamit ko na panlagay po sa sinulid para medyo matibay po yung nasa loob at kumapit po sa loob. Ilalagay ko po ito sa sinulid para medyo matibay po. Itong tawag po dito ay unlid. Unlid sa Ilocano. Ito po ay bahay po siya ng honeybee na niluluto po. Tapos saka pinapatayo. Yan po yan. Yan po yung nilalagay po namin sa sinulid para medyo matibay yung pagkakasinulid niya sa sapatos. Saka maganda po pagka tinatahi po, madaling makuha doon sa loob. Madaling makuha doon sa loob ng sapatos pag tinusok na ano. Yan po yung tawag ko po dyan, paambakal. Para pag pinalo ko po ng martilyo, medyo lapat po siya. Lumalapat po siya dyan. At para dumikit ng ayos yung nilagay kong rugby. Ilaman po ang tips at sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. Number one po, number one po sana, mag-view po kayo, sana po panoodin nyo ng kahit 2 minuto o 3 minuto yung video ko para mas maganda. Salamat po sa mga subscriber po at sa mga susunod pa po subscriber na magsusubscribe sa channel ko. At salamat po, shoutout po sa mga tao dyan. Sana ligtas po kayong lahat dyan. Tulad po na nagdaang lindol na to. At sana patnubayan po tayo ng Panginoon na ligtas po tayo sa lahat ng bagay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po.